Mga kabayan, marunong palang mataranta itong Manila Water at Maynilad. Medyo naguguluhan sila ngayon. Yes! Dahil sayang nga naman, pag yan ay naglaho, nawala sa puder nila yung itinatag nila ng kumpanya. Diba? Eh, ilang taon din nilang pinagpaguran yan, pinagsumikapan yan para mabuo lang, maayos, tapos mauwi sa wala. Kasalanan nyo kasi kayong gumawa ng isang bagay na hindi kalugod-lugod sa pamahalaan at sa mga tao. Diba? Kabayan. Diba? Yun nyo, nakita sa mga bill kung paano nyo gatasan ang mga tao. Tapos, ang masakit nito, nakasad pa sa kontrata. Na talagang ang pabor na pabor sa Maynila yung kontrata. Ewan ko ba, bakit anong ginawa ng mga senador at kongreso nito? Paliba sa kaalyado nila, okay na. Ha? Hindi na dumaan sa kongreso at sa senado. Tama. Hindi na dumaan. Mabilis pa. Mabilis pa sa alas 4 ang nangyari. Ang bilis. Tapos na agad. Oh. Tire mo. Approve. Ano mang usapin, okay na. Bilis nga. Ngayon, nasa panahon nila, 2009 na, 2009 pa lang, eh, andyan na kagad yung extension. Ha? Hanggang 2037 pa, 2037. Bilis nyo. Ang tagal, di ba? Mga ginawa nilang usapin ito, mga kontrata ito. Kaya lang, ang pinakamatindi nito, yung lahat ng mga gastusin nila sa kumpanya nila, lahat na nang pwede ipapataw nila sa mga mamamayan. Doon nila sisingilin lahat. Yung pagkalugi nila, diyan nila sisingilin lahat. Yan ang malaking pagkakamali ninyo. Ha? Kasi sa ginawa ninyong yan, kayo ang nagbigay ng malat. Kayo ang gumawa ng sunog ninyo. May malat na. Hindi na pwedeng may balik yung dati. Malamang maabolish yan. Matanggal na yung Maynila at saka Manila Water na yan. Malamang. Ha? I-take over yan. Ha? Ano man gawin niyo yung pakiusap, ano man gawin ninyong wala. Ano man gawin ninyo para lang magkasundo o may ayos. Wala na. Mahirapan kayo. Kasi ang taong bayan ang kalaban niyo dyan. Kaya, aral ito sa inyo. Leksyon ito sa inyo. Leksyon ito. Hindi tayo ano eh. Hindi tayo marunong magmahal sa kapwa natin. Ha? Mas nananaig yung sarili nating kapakanan. Yung paano tayo kumamal ng salapi na napakarami. Diba? Kaya kayo ang gumawa niyan, eh tapos kayo ngayon.
Ngayon nga, signal na. Malala ang signal ngayon dito sa Pilipinas. Ang lala. Napakahina. Napakababa. Napakabagal. Eh wala. Walang mangyayari. Imbis na kayo, ha? Nakakatulong kayo sa mga kababayan natin. Hindi. Kayo pa itong numero unong kurap, gumagatas, ginagatasan. Eh wala tayong pagbabago. Kung hindi tayo magbago, palagi natin ganyang gagawin. Nako. Kayo mga proyekto niyo sa gobyerno, medyo kwan, naka-surveillance yan. Lahat ng mga kumpanyo, hawak ninyo. Nakakwan yan, naka-monitor, naka-check lahat yan. Chine-check na lahat yung kwan ninyo, property ninyo, mga kumpanya nyo. Double check. Ha? Kaya, yari kayo ngayon. Kung hindi pa nasilip yan, kung hindi pa nakita yan, eh di lalong tumagal na. Tatagal pa. Diba? Tapos sasabihin nyo, wala kayong kinita? Imposible. Nalulugi kayo? Imposible. Ang tagal nung hinawakan ng itong Maynila dito, ang tagal yung hinawakan ng ang tubig dito, napakatagal yung hinawakan. O baka naman sabi niyo nalulugi kayo, eh ayaw niyo lang magbayad ng tamang buwis, tamang tax. Nagpapalusot lang kayo. Yan naman eh. Ganyan naman ang mga big time eh, mga mayaman eh. Ha? Halimbawa, 1 million ang babayaran nyo. Magbabayad lang kayo ng ano eh, ng mga 250. Kukuhanin nyo sa pakiusapan, kukuhanin nyo sa lagayan, yan. Diyan tayo sanay eh. Diba? Lalagyan lang yan, okay na. Kaya yung pera nagsasalita. Kahit saan. Pero nagsasalita. Money speaking, di ba? Sa korte nga, nagsasalita eh. Nako. Maraming, ano dyan, maraming may sakit na ganyan. Ha? Sa Supreme Court, pera-pera din yan. Sa Court of Appeal, pera-pera din yan. Sa Trial Court, nako, pera-pera din yan. Eh kung may pera ka, panalo ka. Kung wala kang pera, talo ka. Yan ang korte. Ah. Ganyan. Yes. Ayan, napakahirap. Napakahirap ang isang mahirap. At lalo pang maghirap. Walang masasandalan na talagang tamang sasandalan. Diba? Napakarami pa namin naman natin problema rito sa bansang ito. Dapat pagtuunan ng pansin. Pero hindi eh.